Hello everyone, good afternoon, welcome back sa aking Follow the Explore channel. I'm Bing Tabilog, nandito na naman ako para magbigay sa inyo ng mga tips kung paano makatulong sa atin kung nandun tayo sa bukid, malayo tayo sa hospital, malayo tayo sa doktor, at lalong-lalo na kung wala tayong pambili ng mga gamot. So, mayroon tayong mga pwedeng matakbuhan, mayroon tayong pwedeng mahuhugot ng mga halaman, mga prutas sa paligid natin na makakatulong para sa atin sa ikabubuti ng karamdaman natin, yung parang pang remedy lamang na dyan lamang sa paligid natin nakikita. Pero bago ko sasabihin sa mga disclaimer ko muna, kung ayaw mo ng video ko, pagkakita mo pa lang ng mukha ko, ay pwede mo nang skip. Huwag mo nang tangkain pang buksan yung video ko at panoorin, tsaka mag-iwan ng masamang mensahe dun sa baba. Huwag ka na mag-comment ng kung ano-ano pa, for respect na lang para sa sarili mo. Kung ayaw mo ng video ko, pwede ka na lang manood sa ibang video. Tsaka, ang sama kasi sa pakiramdam ng manonood ka ng video na sa mukha pa lang ay naiinis ka na. So, yun na muna. Tsaka, hindi naman perfect talaga itong isi-share ko sa inyo. Bali, experience lang to. Tsaka, nalaman ko lang to sa mga lolo't lola ko. At nakatulong din naman to sa ibang tao na sinabihan niya dati na may mga karamdaman na pwede rin naman nilang gamitin to. So, ito yun guys. Yung buko ng bunga ng yob. Yung lolo ko dati nagsasabi kasi meron na yung uso dun, yung UTI. Hindi ko alam kung UTI din yung tawag doon, yung sumasakit yung puso mo na gusto mong umihi pero walang lumalabas na ihi. Yung parang gusto mong iiri pero tumutulo lang tapos sobrang sakit. Ano tawag doon? Rinyon yung tawag doon dati nila. Rinyon sa Ilonggo ba yata yun? Hindi ko alam kung sa iba or common din yun, nakasama din yun sa sinasabi nilang UTI. Kasi doon kasi meron akong lugar na nalalaman na, tsaka mga kilala na pag sinabi na nakarinig ng UTI, agad-agad pumapasok sa isip nila, sinasabi na, ay, nagka-UTI si ganito kasi nagpapajoke-joke dyan kahit kanino. Yung sobrang talino nila, yung pag narinig nila ng ka-UTI yung tao, sasabihin na, ay, kasi malandi yan kung sino-sino lang naman yung pinapatikim niya, kaya nagka-UTI siya. Pero siguro, sobrang talino nila, kaya yun yung iniisip nila na matalino pa sila sa doktor. Kaya, yung mga ganong klaseng tao, hayaan lang natin sila kasi paniniwala naman nila yan. So, pero bali ito yun, yung isi-share ko sa inyo kasi ito, sinasabi dati ng lolo at lola namin na pag once na nakaramdam ka ng ihi, na masakit umihi, o minsan may kasama pang dugo. Ako hindi ko rin naman naranasan yung ganun, pero yung sa mga kapitbahay namin, saka yung lumalapit dati sa bahay ng lolo at lola namin, yan yung in-explain nila na, sige, kumuha ka ng buko ganito. Ihawin mo muna yung buko. Kaya yung ginagawa ng lolo ko, pinakita talaga sa akin dati kung paano siya gawin. So, pag ikaw, yung pagkabigkas sa akin ng lolo ko, pag ikaw may sakit na rinyon, yung rinyon na term na yun, yung ibig sabihin nun yung masakit pag umihi, tapos gusto mong umihi pero walang lumalabas na ihi dahil dugo na yung balik. Siguro magkadikit na yung labasan ng ihi mo o kaya may bato or something ka na doon. Hindi ko kasi alam, hindi ko ma-explain kung anong tawag doon. Pero basta, yung mga nakaranas na masakit umihi, may kasamang dugo, yun lang yung nakagaling dahil lumapit sa lolo ko tsaka sa lolo ko nagtatanong kung anong pwede. Eh malayo kami sa ospital dati dahil bundok yung bahay namin. So yung ini-explain nila at binibigay nila na share o tips doon sa mga lumalapit sa kanila. Aakit yung lolo ko ng buko, hindi pwede ihuhulog, kailangan bitbitin mo siya pababa, tapos iihawin yung buko hanggang maluto yung pinakabalat niya na as in sunog. At ang kagandahan dun, sa umaga mo yun inumin, yung hindi ka pa nakainom ng kahit ano, maligamgam, mainit, kape, or anong kahit pagkain na nakalapat sa tiyan mo, kailangan pagising na pagising mo mismo, yun yung iinumin mo. Yung init sabaw ng inihaw na buko. So, tuloy-tuloy mo lang yun hanggat sa gumaling yung naramdaman mo na sakit sa pag-ihi mo. Kasi, lolo ko kasi dati ang dami namang alam na mahilig sila sa herbal. Lahat ng pwedeng gawin, pati yung sa mga lagnat dati sa mga ubo, mabilis sila makahanap ng mga remedy na hindi ka doon tumatakbo sa doktor, hindi mo ginagamitan ng mga antibiotic. So, sinishare ko lang to sa inyo para malaman nyo din.
So yun nga, kung gusto, so yun nga, kung gusto niyo siyang i-try, pwede kayong kumuha ng buko, pwede kayong kumuha ng bunga ng inyo, buko. Ewan ko lang ko yung mga nabibili siguro, kasi minsan pag bibili ka dyan sa mga nilalako dyan, minsan sa mga palengke, siguro hindi naman yan inuhulog, kasi makikita mo isang tangkay, buong tangkay pa siya, kasi pag nahulog kasi yan, siguro warak-warak yan, hindi na yan buo yung isang tangkay na yun, pero kaya siguro pwede mo na rin yan po gamitin din. So di ko alam, pero buko pa rin naman siguro yun, pero yung mas prepared talaga na sinasabi nila ng lolo ko dati, na mas maganda talaga yung hindi nahulog sa lupa, yung talagang binitbit mo talaga, na pinitas mo talaga dun sa puno, tsaka yun yung iihawin. Tsaka yun na muna yung today's video ko, pero pag bago ka pa sa channel ko, please subscribe mo na yan. Baka magtataka ka na tuwing mag-upload ako ng video, hindi ka ma-notify at hindi mo alam, kasi baka hindi mo pa napindot yung bell button natin, tsaka i-select all mo na lang para malalaman mo na kung ano pa yung mga update na ina-upload kong video. Tsaka salamat pala dun sa mga subscriber ko, sa mga patuloy na nagsusuporta sa pangit kong channel. Pero malapit man yan, madali man yan o matagal, hintayin nyo lang. Darating tayo dun sa parafol natin na pinangako ko sa inyo. So stay tuned lang kayo. Tsaka sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na. Tsaka kung hindi ko kayo ma-reply, please PM mo ko, o kaya mag-message ka, kasi meron mga subscriber na hindi ko makikita kung sino yung mga nag-subscribe sa akin, kasi kayo yata yung naka-private, kaya hindi ko kayo ma-reply. Tsaka ibig sabihin, hindi ko nakikita kung sino yung, kung ano yung name nyo, hindi yung naka-appear dun sa notification ko. So kung kayo may mga alam pa na gusto nyo i-suggest kung ano pa yung pwede na sa mga gamot na ganun, pwede nyo i-comment dun sa baba. Try natin, saka i-search natin kung ano pa yung mga sakit na pwedeng matulungan. So yung sasulit ko naman tips, bibigay ko sa inyo kung ano-ano yung mga halamang gamot na pwedeng gamitin sa mga typhoid fever, sa mga nilalagnat, yung mataas yung lagnat. Hindi kailangan na dalhin pa sa doktor o hospital. May mga halamang gamot tayo na pwedeng gagamitin dyan sa mga lagnat kung paano mawala yan. So, pag bago ka pa sa channel ko, please subscribe mo na yan para updated ka pa sa susunod ko pa mga tips at susunod ko pa ng mga videos. So, medyo maingay lang sa labas kasi open yung bintana. Maraming lalaro ng mga bata. So, yun na muna guys. God bless you all. Saka thank you sa mga subscriber ko. God bless you all. Sana tuloy-tuloy yung pag-support sa channel ko. So, yun na muna guys. Bye!